come and explore with me. Have fun, enjoy! Janice Da Explorer. Also, I would like to inform everyone na simultaneous po, meron po tayong JIL Church Anniversary ngayon po sa Island District, na kung saan nandun po ang Tung Chung, nandun po ang Ching Yi, nandun po ang Peng Chow at Discovery Bay. Nandun po sila sa Tung Chung Community Hall ngayon. Tapos po, para sa ating Diyos sa buhay. And at the same time, mamaya po, after the service, mamaya po ay ang ating pong One Chai Church 2 ay magsa-celebrate po together with Chai One Church 2 together with 3. Chai One 3 para po i-continue yung ating gawain sa ating Panginoon. Nakakatuwa pong isipin the amazing things that God has done. Imagine nyo po Psalm 66 verse 5, come and see what God has done, the amazing things He has done for the people. Ginawa niya ito para sa iyo at para sa akin. Can I read amen? Amen. Kaya expect great things for God. So bago niyo marinig at tagapagsalita po natin sa araw na ito na pinili ng Diyos, I would like to give an opportunity para sa kanyang beloved wife to greet us, sapagkat gusto natin na mabigyan ho ng give honor to whom honor is due. Siya po ang city pastor of JIL Church Santo Tomas, Batangas. Sino po mga taga Batangas dito? Yan, meron po kayong mga taga Batangas na narito po. District pastor po ng District 3 Batangas and school administrator JIL Christian School, Tanawan City Branch. Let's give him a JIL Hong Kong 39th Anniversary Celebration, Reverend Julie Asi. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Bart. Isang pinagpala at makabaluhan, makasaysayang araw po sa bawat isa. Hindi lang po ordinaryong Sunday ngayon, but it is your 39th anniversary. God is amazing! Happy, blessed, and victorious anniversary, One Chai. JIL One Chai 2. One Chai, church po natin dito sa Hong Kong. Kanina pa po, tuwang-tuwa po ako, pagpasok pa lamang po, naranasan ko, nararamdaman ko na yung pagkilos ng Panginoon. Patuloy na nire-reveal ng Lord sa aking puso na gagawin ng Diyos ang matinding himala sa umaga po ito. Amen. His greatest miracle. At kanina napakarami pong mga amazing things po tayo na naranasan na. God has done great things for us and we are filled with joy. At ang pangako niya, di ba? For where two or three are gathered together in His mighty, mighty name. Sabi ng Panginoon, I am there in the midst of them. And I believe the presence of God, the love of God ay narito sa ating kalagitnaan at sasagutin ng Lord ang anuman ang panalangin natin. And He will deliver us. He will help us even in the times of trouble. At patuloy na ang Lord ang kikilos and He will satisfy us this morning. At ang Kanyang presence, His very presence is more than enough sa bawat isa po sa atin. Kaya minsan pa, happy victorious anniversary sa bawat isa. God bless us all. To God be all the glory. Thank you, Pastor Julie. So ngayon po, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan at ang ating mga pandinig. So allow God to minister to us through the very timely message that God is going to share with us today. Tayo po ay makalat sapagkat tayo po ay nabiyayaan ng isang magagawa, isang lingkod ng Diyos na kung saan ay maraming tao na pagpala sa kanyang buhay. Siya po ay City Pastor of JIL Church Tanawan, Batangas. Supervising Pastor of JIL Batangas Province. And at the same time, he is the Operations Director of JIL Southern Luzon Operations and School Head of JIL Christian School Tanawan City Batangas Branch. And also, he is the chairman namumuna po sa Philippines for Jesus Movement in Batangas. Palapakan mo natin ang ating pangalaman sa pagkakalaman ay mapapagpala sa
na gagawin mo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Let's give him a JL Hong Kong 39th anniversary. Welcome, Reverend Adi Asi. Praise God, praise God. Pwede po bang palakpakan po natin ang ating Panginoon? So, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. And on behalf of our spiritual director and president of Jesus Lord Church Worldwide, our Bishop Brother Eddie Villanueva, ganyan din po ang ating Vice President ng Jesus Lord Church Worldwide, walang iba kundi ang ating Reverend Pastora Jovi Villanueva Pinalia. Ay pinapaabot po natin ang ating taus-pusong pagbati sa inyo pong pagdiriwang ng 39th anniversary ng JIL Hong Kong. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. At dahil hindi nga po kayo kasya sa isang lugar lang, ay meron po kayong month-long celebration sa iba-ibang mga lugar, kagaya po rito na dito sa Taiwan ay sineselebrate naman ang ordinary rito naman yung mga taga Wanchai na kung saan ay para i-celebrate naman ang 39th anniversary ng JIL Hong Kong. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa ating pong mga kamanggagawa na ngayon po ay ginagamit ng Panginoon dito po sa JIL Hong Kong and China. Of course, ang ating pong Director for China and Hong Kong Operations, our Reverend Bart Itong, salamat po sa inyo at sa inyong pong minamahal na may bahay, Pastor Mabet Itong. At syempre sa lahat po ng mga pastors na naririto, of course kay Pastor Cora, at sa lahat po ng mga naririto ng mga pastors, leaders and workers and members ng JIL Hong Kong, maraming pong salamat sa pagkakataon na ibinigay po ninyo na kami po ay makarating dito po sa inyong lugar. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Actually, kami po ang unang na-bless dyan po sa inyong theme na Amazing God. Bakit po? Kami po naman ay hindi entitled. But glory to God, because of His amazing grace, naririto po kami at nakasama po kami participating in your 39th anniversary, glorious anniversary ng JIL Hong Kong. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya ho, kami po'y blessed, isa sa mga blessed, sapagkat kami po ay naambunan ng amazing God natin na kung saan ay inyo pong theme ngayon pong 39th anniversary ng JIL Hong Kong. Kaya sa oras na ito, pwede bang tayong lahat ay tumayo and again, yung mga magagandang patutuo, yung ABS, yung healing, kanina. Diba? Yung isa, yung binigyan ng napakalaking bahay, pinagpagawa pa ng amo, wala pong imposible sa Diyos eh. Wala po talaga. Grabe ang pagkilos ng ating Panginoon. Alam niyo po, tayo po'y nakabili ng lupa dyan sa parting Tanawan sa Batangas. Ano ho? At nung mabili po natin yun, imposible din dahil yun may tatlong bahay sa loob ng compound na yun. But we are still praying nung panahon na yun, and actually, nung 2015, nung napunta doon si Kuya, sabi ko kay Kuya Tete Dori, meron po kami pinagpipray dyan, pero hindi alam na mayari. Na pinagpipray namin yung lugar. No, doon napunta doon si Kuya, parang isang beses nung siya maoperahan noong 2015. So, nakapasyal po sila doon sa Batangas para magpahinga. So, after nung pahinga, pinadaan po namin doon sa Tanawan at pinakita po namin yung lugar. At pinag-pray niya. Alam niyo po, lahat ng nabili nating lupa doon, pinag-pray ni Kuya Ed sa kani Ate Dori. Dahil naniniwala po tayo sa prayer. Lahat po yun, lahat ng nabili nating lupa doon, mga lote, sila pong mag-asawa talaga nag-pray. No, pagka, alabawa, ang nabili naming lupa, itong part na to, tapos mayroong bakante dyan sa harapan,
pumunta kami doon sa isa, sa third floor ng naunang building. Sabi namin kay Kuya at kay Ecuador, alam niyo po yung katabi niya, pinipipray namin yan. Ay, kapag-pray natin, nandun kami sa third floor. Dinunod na yung kanyang kamay. But after 1 year, nabili din po natin yun. Ngayon po, yun po yung playground ng ating mga eskwela. Doon po sa JL Christian School, parking na rin. No? And then may mga sumunod pang mga lote. No? At sila rin po ang nag-pray. Minsan tinatanggalan niya. Sabi ko, yun po, pinipipray din natin. Ay, pinipipray natin kahit kami nakasakay sa sasakyan. At nangyayari po. Yung sinasabi kong isa imposible dahil may nakatayong bahay, tatlo, tapos naroon ang pamilya niya. Yun po yung ngayon tinatayuan ng ating bagong building sa JIL Tanawan. Nang hawakan lang kami sa magagawa ng Diyos. Wala talagang imposible sa Panginoon. At hindi namin alam na ang alam lang namin pala ay nakasangla sa bangko. Pero ayaw namin mag-attempt na magtanong sa bangko kasi ako naaawa ako eh. Ayaw kong may mawawala ng bahay. Ayaw kong mayroong mawawala ng bahay. Yun po yung testimony nun eh. Ayaw kong kami ang panggagalingan ng dahilan kung bakit sila mawawala ng bahay kasi sinulot namin doon sa bangko, ganyan-ganyan. Hindi namin ginawa. So sabi ko, bayaan lang natin si Lord. Tapos nung malaman namin, nabayaran na nila. Praise God. Sabi ko, wala namang imposible sa Diyos. Nung malay natin, baka nga ipagbili sa atin. So, alam niyo po, nag-decide, kasi matanda na rin yung si tatay, yung may-ari mismo. Although yun po ay parang sa pamilya. Ano po? Nag-decide yung anak, yung panganay, sabi niya, tatay, pagbibili ko na to, may kausap na ako na buyer sa isang katabing probinsya sa Cavite. May kakilala daw doon na tumitingin na ng lupa. Alam niyo, nagsalita po yung si tatay na lagi natin pinipipray. Sabi niya, teka muna anak, hindi ko pagbibili yan tungkol sa sinasabi mo. Sa JIL natin yan ipagbibili. Bumili ko loob sa kanyang bibili. Sabi niya, sa JIL natin yan ipagbibili. And glory to God, answered prayer. Nabili po natin for God's glory and honor. Ngayon po, nakatayo na po yung three-story building. Ano po, with parking dun sa basement, dun sa ibaba. And God's willing, masusundan pa po ng ilang floors pa yon dahil nakadeside po yun sa ilang floors. And glory to God, ngayon po yung nagagamit na po mga offices po ng JL sa kanan JLCS. At yun din po, may mga rooms na din po doon na kung saan po ay ginagamit ng ating mga estudyante.